Sa loob ng maraming taon, isang kakaibang kapansanan na tinatawag na Ectrodactyly ang tinataglay ng pamilya Styles. Ang bihirang kondisyon ng katawan na nagiging sanhi upang maghugis sipit ng lobster ang kamay ng isang tao, na kung saan ang mga gitnang daliri ay nawawala o di naman kaya'y dumidikit sa hinlalaki at hinliliit. Tinataglay ng buong pamilya ang pambihirang kapansanang ito, subalit ito din ang nagbigay sa kanila ng oportunidad. Binuo ng pamilya ang isang sirkus at tinawag nilang The Lobster Family, na naging popular sa karnabal hanggang sa unang bahagi ng 20th century. Subalit isang anak ng pamilya na nagngangalang Grady Styles Jr. ang magbibigay sa pamilya ng hindi kagandahang reputasyon. Si Grady Styles Jr. na naging kilala sa pangalang Lobster Boy ay pinanganak sa Pittsburgh, Pennsylvania noong 1937. Noong panahong yon, ang ama ng pamilya ay bahagi na ng freak show sa sirkus at sinasama nito ang kanyang mga anak para maging parte ng palabas. Kumpara sa ibang miyembro ng pamilya, mas malala ang kaso ni Grady, sapagkat maging ang mga paa niya ay tinataglay ang kapansanan kaya't hindi siya nakapaglalakad. Buong buhay niya ay gumagamit siya ng wheelchair, pero natutunan din niyang gamitin ang itaas na bahagi ng kanyang katawan para hilahin ang kanyang sarili sa sahig. Sa kanyang pagkabata, si Grady at ang kanyang pamilya ay naglakbay kasama ang karnabal at nagbigay aliw sa mga manonood. Maganda ang kita ng pamilya sa sirkus. Nagagawa nilang kumita mula $50,000 hanggang $80,000 per season. Hindi kagaya ng ibang atraksyon sa sirkus, hindi na kailangan gumawa ng tricks ng pamilya. Sila ay pagmamasdan lamang ng mga manonood. Si Grady ay lumaki sa mundo ng karnabal at kagaya ng ibang kabataan, umibig siya sa isang babae. Ang babae ay nagngangalang Maria Teresa at nagtatrabaho din kagaya niya sa karnabal. Normal si Maria, subalit inibig pa din niya si Grady at di nagtagal ay kinasal silang dalawa. Nagkaroon sila ng dalawang anak at kagaya ng kanyang ama, sinama din niya ang kanyang mga anak sa sirkus. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, unti-unting nagbabago ang takbo ng kanilang buhay. Naging lasinggero si Grady at binubugbog nito ang kanyang asawa at mga anak kapag ito ay nalalasing. Lalo pang gumulo ang buhay ng pamilya nang umibig ang kanyang anak na babae na si Donna. Hindi sang-ayon si Grady sa planong pagpapakasal ng kanyang anak, kaya't isang gabi bago ang araw ng kasal ng kanyang anak, binaril niya ang fiancé nito gamit ang isang shotgun. Agad na sumailalim sa paglilitis si Grady at inamin ang kanyang kasalanan ng walang halong pagsisisi. Subalit pinunto niya sa korte na hindi siya maaring ikulong sapagkat walang kulungan ang maaring magkulong sa kagaya niyang may kakaibang kapansanan. Noong mga panahong yon, nakipag-diborsyo na sa kanya si Maria dahil na rin sa hindi na nito matagalan ang pang-aabuso nito sa kanya. Kinasal muli si Grady sa pangalawa niyang asawa at nagkaanak ulit ng dalawa. Kagaya sa una niyang asawa, binubugbog niya din ito kapag siya ay nalalasing, kaya't hindi nagtagal ay nakipag-diborsyo din ito sa kanya. Taong 1989, sa di malamang kadahilanan, sumang-ayon si Maria na magpakasal ulit sa kanya. Dahil nga sa hindi siya maaaring ikulong, malakas ang loob niyang gumawa ng masama, kaya't ang pambubugbog niya sa kanyang asawa ay nagpatuloy na naman, hanggang sa umabot na sa sukdulan at hindi na kinaya ni Maria. Ilang taon makalipas ang muli nilang pagpapakasal, inupahan ni Maria ang 17 taong gulang nilang kapitbahay na si Chris Wyant para patayin ang kanyang asawa sa halagang $1,500. Tinulungan si Maria ng kanyang anak na si Harry para isagawa ang plano. Taong 1992, binaril ni Chris si Grady habang nanonood ng TV.
hindi nila itinanggi sa korte ang kanilang pagpatay kay Grady. Sa paglilitis ay kinuwento ni Maria ang kanyang dinanas na pang-aabuso mula sa asawa at kanyang sinabi na, "Natulan si Maria ng 12 taong pagkakakulong, 27 sa kapitbahay na si Chris at habang buhay na pagkakakulong naman para sa anak niyang si Harry." Halo-halo ang reaksyon ng mga taong nakakakilala kay Grady sa pagpanaw nito. Sabi ng iba ay deserve niya ang nangyari. Sabi naman ng iba ay dapat lumayo na lamang si Maria. Kayo, ano ang masasabi niyo? Share niyo lang sa comment section below. Shoutout po sa nakalimutan kong i-mention last time, Angelica G. Chu, at sa 5 unang nagkomento sa ating last video, John Aaron Lara, Master T Script, Hello Zed, King Del Baguio, at Irvin PH. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga video kagaya nito kung saan makakapulot kayo ng mga kaalaman, mag-subscribe na sa aming channel at para mas laging updated, i-like din ang aming Facebook page. Salamat! See you next time!